Magandang araw, kaibigan. Ang tatalakayin po natin ngayon ay kung paano natin mahanap ang common dito sa winding na to, sa core na to. Alamin po natin kung paano natin madaling malalaman kung alin ang common. Sama na rin po natin alin ang 1, 2, 3. Usually sa winding po, pag bumili po kayo ng winding, naka-indicate na po, nakahiwalay na po kagad dito yung para dun sa capacitor. And dalawang wire po para sa capacitor. Pag buo na yung winding. Ngayon, kung nahihirapan po kayo at hindi kayo nabigyan ng diagram kung nakabili po kayo ng winding, napakasimple lang po paano hanapin ang common po nito. Turo po sa inyo. Yung isang test probe po, ilalagay nyo sa isang terminal ng terminal ng capacitor. Titingnan po natin kung magkakaroon siya ng continuity dun sa apat na terminal ng 1, 2, 3 at saka common. Continuity po ang hinahanap natin para po mas mabilis natin. Yan po. Ibig sabihin, pag nagkaroon siya ng continuity, yung dalawa po na yan ay connected. Ibig sabihin, ito na po yung magiging, ito na po yung common natin. Yung white na po yung common natin. Pag sa isang terminal naman po ng capacitor natin hinanap, nilagay itong test probe, lalabas po sa kanya ay resistance. Resistance po ng coil. Para po mapabilis kayo, mapabilis nyo pong malaman kung alin po ang common, pagpalitin nyo lang po kung resistance yung sa isang terminal, pagpalitin nyo lang po, dalawa lang naman po yun sa capacitor, ano lang nyo po, yan po, may continuity. Pag may continuity po, infinite ang ibig sabihin, yung isa po sa apat na to, yun po yung common. Okay po. Hanapin naman po natin dito sa tatlo na to kung alin po yung 1, 2, and 3. Tingnan po natin yung mga resistance nitong tatlong wire na to. 871 ohms, 942 ohms, at 798 ohms. Pag po mataas ang resistance ng winding, ibig sabihin po yun ang number 1. Kaya hanapin po natin yung number 1. Ito po, ang number 1 po ay kulay gray. Next po na mataas, higher na resistance, yun po yung number 2. Ibig sabihin po ang number 2 ay red. At yung yellow, yun po yung number 3. Dito nga po, ang number 1 po, gray, 937 ohms. Yung red ay 864 ohms, o 66 ohms. At yung yellow ay 795 ohms. Pag mababa po yung resistance, yun po yung number 3. Pag tumaas po, pinakamataas, tatlo na to, yun po yung number 1. Lalagyan nyo lang po sa test probe yung isang test probe sa common po nung winding. So sa apat po na to, lalagyan nyo po, nakita na po natin yung common, lagay po natin doon yung test probe na isa, tsaka po natin hanapin yung 1, 2, and 3. Ayan po, number 3 is gray, number 2 red, at number 1 ay gray, number 2 ay red, at number 3 po yung yellow. Sana po may napulot kayo. Maraming salamat po sa panonood.